Magandang araw mga ka-TFT. Isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Linggo. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng California Pizza Kitchen. California Pizza Kitchen, begin the day with California Pizza Kitchen breakfast. Para sa mga balita, overstaying, kabilang sa 30 bagong offenses na may multang aabot ng 10,000 dirhams. Pinoy, nanaksak di umano ng katrabaho sa Dubai. Babaeng piloto, pinuri ng mga pasahero matapos makalapag mula sa isang turbulent flight. At sa balitang entertainment, Sherin Regis binunyag ang laban sa cancer. At sa mga detalye, nagpatupad kamakailan ang UAE ng 30 offenses na maaari ng patawan ng multa at criminal orders para sa mga lalabag sa mga ito. Pinagtibay ito ni UAE Attorney General Dr. Hamad Saif Al-Shamsi sa Decree No. 119 ng 2019. Kabilang dito ang overstaying na may multang hanggang 1,000 dirhams, pag-issue ng talbog na cheque na may multang 5,000 hanggang 10,000 dirhams, pang-aabuso o pang-iinsulto sa kapwa na may multang 3,000 at iba pa. Samantala, isang Pinoy ang naakusahang nanaksak ng kanyang katrabaho sa Dubai kamakailan. Isang 41 anyos na lalaki ang pumunta sa kanilang opisina upang kitain ang kanyang katrabahong 32 anyos na Egyptian. Sinaksak di umano ng Pinoy ang Egyptian sa leeg at balikat habang nasa telepono ito. Sinugod agad sa ospital ang Egyptian at napatawan ng kasong attempted murder ang Pinoy. Sa balitang Pilipinas, isang babaeng piloto ng Cebu Pacific ang umani ng papuri mula sa kanyang mga pasahero matapos mailigtas mula sa isang turbulent flight ang eroplano. Tuwang-tuwa ang mga netizens sa galing ng piloto na si Jacqueline Chua at ng first officer na si Vir Joseph Poblete na nagbigay sa kanila ng second chance sa kanilang buhay. Ayon sa isang pasahero, isang nakakatakot na flight ang kanilang nasaksihan mula Iloilo papuntang Davao bunsod ng malakas na pag-ulan at sunod-sunod na turbulence. At sa balitang entertainment, ibinunyag na ng singer na si Sherin Regis ang rason sa kanyang pagtigil sa mundo ng showbiz. Sinabi ng singer na siya ay may thyroid cancer noon pang 2016. Kailangan ko sumailalim sa surgery but delikado siya kasi yung nerve na tatamaan, pwedeng mawala ang voice ko. Dagdag ni Regis, hindi pa daw siya tuluyang magaling pero naniniwala siyang cancer-free na siya. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Mula sa Dubai Headquarters, ako po si Jamil Domingo. Sa ngalan ng Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.